Kawawakawers! Pangalagaan ng pera! Pinaghirapan! Welcome back mga ka-overcomers sa aming channel. So, today, umpisahan na po natin yung sinasabi namin na sa part 1 ng aming vlog na ibabahagi namin yung paano gamitin yung Almuna Exchange mobile app na nag-existing na pandemic na dapat ganito na yung ating nakasanayan para hindi na tayo pumipila, hindi na tayo nakikihalubilo sa mas maraming tao. So, we need to stay safe always mga ka-overcomers. So, gaya nga po ng nasabi namin is ito yung napaka-trusted na mobile app na gamit namin ever since. So, sa mga wala pa pong Almuna Exchange mobile app. So you can download the Almuna Exchange mobile app. And then once na na-download niyo na po 'yan, pwede na kayong mag-sign up. So dun sa pagka-sign up, of course, hihingi nila yung ating mga personal details, email, contact number, of course, yung ating civil ID in Kuwait. And then meron diyang mga, I think, 5 question. Maraming choices yung question. I think 10 yata yun. Pero pipili lang tayo ng 5. Which is yun yung gagamitin natin. Yun yung mag-pop up during that time na mag-login tayo para magpadala. So yun yung magiging security question para makapag-proceed tayo para magpadala. So yun, kaya dapat po ay lagi nating tandaan or much better kung ating isisave or jot down natin sa ating mga yung notebook. Kaya kung kami ganun kasi, especially mga important details, naka-login sa isang notebook. So para just in case na makalimutan, pwede nating balikan. Yes! So yun. Huwag na nating patagalin. Atin pong bisitahin na ang Almuna Exchange mobile app. So, ayan po. At buksan na natin siya. So, ayan yung mag-a-appear. Una niyang hihingin is yung ating civil ID. So, enter ko po yung aking civil ID number. And then yung password. Let's validate kung tama ba. Yes, accepted. Access granted. Tanda pa natin yung ating password. Pero is never ko ito nakalimutan kasi kumbaga hindi ko naman ginagawa na magpadala sa Pilipinas para sa support sa ating mga pamilya and of course sa savings. So dapat ito yung lagi namin ginagamit. So ito, ituturo ko lang kayo dito sa mobile app. Dito sa right, sa left side, ito may tatlong guhit dito. So press natin. Ito yung ating mga makikita. Our information, update question. Ito yung mga question na sinasabi ko. Marami dito mga question. Ayan yung mga question pala. Andiyan lahat. So, dito natin makikita yung exchange rate. So, anytime na gustuhin yung tingnan kung magkano nga ba yung palitan sa ngayon. So, login lang kayo and then check nyo lang dyan sa exchange rate. So as of today, 159.489633.
Yan yung ating palitan sa ngayon. And at the same time, pwede rin natin dito ng ano, tingnan yung mga bansa na gusto nating makita kung magkano na ba yung awesome ngayon. Marami to, ating 100 na yata to. Nice. Listed na mga country. And then let's go back doon sa and then dito rin fingerprint kung user, ito yung mga ano kasi itong cellphone ko wala itong ano, fingerprint, pero more on sa iPhone meron silang fingerprint, so para i-touch lang natin kapag mag-login tayo sa civil ID. Ito yung good thing in Almula, yung insurance. Wow! So kung makikita po natin dito, ayan yung ano, entitled na kami dyan sa life insurance kasi lagi nga namin itong ginagamit. So within a year, nakapagpadala na kami ng more than 10 siguro. So makikita natin dyan, 5,000 KD. Just kung ano man yung mangyari sa akin, so ang asawa ko, may makukuha siyang 5,000. Kumbaga, hindi naman natin inaasahan yung mga ganang pagkakataon. But, try kong ano, buksan tong ano, policy details. Ato. Ito yung nakalagay dyan, no? The life insurance is for amount of 5,000 KD. So, malaki-laki din yan, just in case. And the insurance is valid only for natural or accidental death. So, yan yung nakalagay dyan. And then, very clear din dito, yung eligibility ng magki-claim. So, sabi dyan is all customers doing 10 remittance transactions on the online app or platform within a period of 12 months automatically become eligible for this life insurance policy. So ayan, yun yung tama sinabi ko nga kanina. Let's go back. And then dito na ayan, makikita yung mga beneficiaries. Ito yung ano. Makikita rin natin dyan yung mga previous transaction. At the same time, dito makikita rin natin yung ano, customer service. So, yan. Anytime tap lang natin itong ano dito, yung customer service picture dyan. So, through WhatsApp, pwede tayong mag-inquire o makaka-chat natin yung ating mga, yung kanilang mga customer service. And then, pwede rin tayong tumawag. Okay, let's proceed na sa ano, pagpapadala. Let's send money. Yan yung ano, sinasabi ko sa inyo kanina na every time na magpo-proceed tayo dyan, mag-a-ask sila ng question. In which city was your father born? Tanda ko pa ba? Ako, mali. Access denied. Let's try. Meron pa namang ano yun eh. I know, ano yan eh. Libang question. So, mali yung sagot ko. So, let's proceed to sa isang sana. Isang question. Yun. Accepted. Access granted. So dito makikita natin yung mga beneficiary natin. Yung mga previous na ating pinadalhan, makikita natin dyan. Lahat ng mga pinadalhan mo before yung history, andyan siya. And the good thing now is pwede na tayong mag-add ng beneficiary directly sa ano, mobile app. Kasi before yes! Ano lang yan. Sa branch lang pwedeng mag pa-add ng beneficiary. So the good thing now is andyan siya. So ngayon, isa-select ko na po yung ano, yung padadalhan ko.
which is yung aking ano, ay, mali pala. Cancel. A few moments later. So, ngayon po ay si-select ko na yung aking padadalhan, which is yung aking personal account. Ilagay lang ako ng ano, 2KD kasi nang padala na ako ng para sa ano eh. And then, meron dyan siyang question na saan ba magagaling yung ano, source of funds. So, select po natin dito, of course, yung salary. And then, purpose of transaction. Of course, family maintenance and savings. Then, makikita natin dyan yung service fee, which is 1KD. So, let's tap next. So, yan. Makikita natin din dyan na yung instruction kung urgent ba or what. So, urgent yung lagi nakalagay sa akin dyan. And then, yung beneficiary mobile number. And then, makikita natin dyan, estimated delivery is 9 minutes only. And then, let's tap next. So ayan, makikita po natin dyan yung ating total na babayaran is 3KD because added yung ano, 1KD na service charge. So dyan makikita rin natin yung terms and conditions, itong kulay green. So kung gusto natin makita, tap lang natin yan. So basahin natin yung mga terms and conditions dyan. Then kung nabasa na natin yan, let's click OK. And then kung agreed na tayo dun sa kanilang terms and condition, meron dyan tick box. So kailangan nating i-tick yung box. And then let's proceed itong symbol of money. Ating ano yan, click. And then makikita natin yung ano, pay by Knet branch. Of course, nasa bahay tayo. Okay, ang ating gagamitin ay by Knet or yung ating ginagamit na card dito sa Kuwait, which is yung ating kung saan pumapasok yung ating salary. Tap natin yung ano, Knet. Then let's select yung bank ba. So ang ginagamit ko po ay Borden Bank. Then yung ating account number. Check. Just enter yung ano, month, expiry ng card, month and year, and then of course yung PIN, and then submit. Then, meron po yung ano, one-time password tayong marireceive. Okay, it's done. Ang ating transaction is success. Yes! Okay, kita po natin din may check transaction success and then meron tayo marireceive na email dun sa ating receipt. So, yung ating ginamit na email, ini-able din nila dun yung ating receipt. Automatically yan. Or pwede natin i-download din dito. Meron dito ang ano, eto. Yan. Nakikita natin directly dyan, nakikita natin yung ating receipt or kung gusto mo yung screenshot na lang. So yan po mga ka-overcomers, ganyan kabilis magpadala sa Almula Exchange Mobile App. So less hassle, very convenient, and
at least we are always safe, and anytime natin gustuhin, all the time, pwede natin gamitin yung Almul Exchange mobile app. So mga ka-overcomers, maraming maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng mga nag-subscribe. I love it! Sa subscribe, please subscribe in our channel. And marami pa kaming videos na ilalabas regarding sa mga online transactions. Parang mapabilis yung ating mga transaction at the same time, maka-less tayo ng mga charges. So, nice! Thank you so much mga ka-overcomers. God bless you all.